Magandang araw po sa inyo mga kapatid. At ngayong araw, nandito po tayo sa aking kaibigan at binisita ko po siya dahil po mayroon po akong gustong itanong sa kanya mga kaibigan. Pero bago ang lahat mga kapatid, ito pala ay si Brother Boy Rookie, no? Matagal na po siya sa gawain. Kaya maganda mga kapatid dahil marami na po siyang mga experience na naranasan tulad nito mga kapatid. So, tanungin natin siya mga kaibigan kung ano yung kanyang masabi tungkol po dito sa tanong ng aming Bible student. Dahil itong aming Bible student mga kapatid ay nag-decide na siyang magpa-baptize partner. Praise the Lord. Pero yung tanong niya sa akin, kung magpa-baptize daw siya sa Seventh-day Adventist, okay lang ba sa kanya na i-keep yung kanyang mga santos? Mga larawan, o. Kung pagbabasihan po natin yung banal na kasulatan patungkol po sa katanungan ng ating kaibigan, ayon po na banggit sa atin ni Pastor Ray, mababasa po natin ang kasagutan sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 5, talatang 21. Narito po ang kagandahan ng kasagutan sa mga katanungan gaya niyan. Okay lang ba na ipanatili sa tahanan ang kinatawag na Diyos-Diyos o larawan? Pakinggan po natin ang sagot ng Biblia. No, Unang Juan chapter 5 verse 21, nagsasabi po dito mga kaibigan, mga anak, lumayo kayo sa mga diyos-diyosan. Oh, yun po ang ibig pong sabihin. Kung tayo po ay talagang anak ng Diyos, ang sabi niya ay lumayo tayo sa diyos-diyosan. E ngayon pag pinatili mo yung diyos-diyos o larawan sa iyong tahanan, ay maliwanag na hindi ka lumayo sapagkat ikaw mismo ang lumapit o dahil pinatili mo sa iyong tahanan. O, Pastor Ray, yun ang paliwanag po ng Biblia. Salamat, Brother Boy, no? Napakagandang sagot. So, ayan mga kaibigan, so mayroon na po tayong isagot doon sa tanong ng aking Bible student na gusto niya talaga magpabaptize pero gusto niyang panatilihin yung kanyang santos or diyos-diyosan doon sa kanyang bahay. Parang sabi niya gawin niyang souvenir. Partner. So ayun pala ang sabi ng Biblia, no? So no, sa 1 John 5 verse 21 mga kapatid. So sabi dito na ilayo natin yung ating sarili sa mga diyos-diyosan. Opo, ayun po ang nais ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sa pag-aaral ng Biblia, Pastor, ay hindi lang pala dapat yung basa tayo, kung makinig, ay kailangan din pala yung mag-unawa. Gawin po natin. Sapagkat sa tuwing mangangaral ang ating Panginoon Jesus, ganito po ang binanggit sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 10. Mateo 15. Basahin natin mga kapatid, no? Mateo 15, versikulo 10. Mateo 15, 10, sorry. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Opo, ayan nga ang napakaliwanag na paalala ng ating Panginoon Diyos. At tayong makinig at unawain natin. Eh ngayon, pag hindi natin naunawa, maaring masusunod yung ating kalooban. Kaya ng sinabi ng ating Bible interest o kaibigan ni Pastor Ray na sinasabi niya, manatili na lang sa tahanan ang santos.
at siya'y magpabaptize pero mananatili yung larawan. Eh, hindi naman po yung pwede kasi ipinagbili ng Diyos na lumayo tayo. Lumayo. Oo, tama. Lumayo tayo. So, totally abandon your, ano, no? Ang yung mga diyos-diyosan sa bahay natin. Tama po yun. Pangalawang tanong, Brother Boy, kasi ito yung nangyari, no? Gusto niya magpabaptize. So, una-una, sabi niya, kung magpabaptize siya, ipanatilihin niya yung kanyang diyos-diyosan sa tahanan, no? Pero ang sabi ng Biblia ay ilayo natin yung ating mga sarili, no? Opo. Pangalawang tanong, partner, kasi sabi niya sa akin, nung gusto niyang magpabaptize at sinabi niya sa kanyang asawa, ayaw siyang payagan, partner. Ayaw niya siyang payagan na magpabaptize. At medyo sila nagkakaunawaan tungkol sa kanyang decision na magpabaptize. So, anong advice mo sa kanya, partner? Ay, napakahirap po yan na kalagayan bilang isang nagnanais na maglilingkod sa ating Panginoon. Naranasan mo rin ba yan na, partner, na yung Bible interest mo na nag-decide ng magpabaptize and then all of the sudden, mayroong mga problema na dumating na ayaw silang payagan ng kanyang mahal sa buhay. Ay hindi lang minsan, pastor, ay talagang kadalasan na nangyayari. Maging sa ating nakaraan noong unang panahon na tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas, eh gaya ng nangyayari niyan ay talagang naisulat na sa Biblia ng ating Panginoong Diyos na hindi lamang yung mga pagsubok na darating sa buhay gaya ng mga kahirapan, kundi maging ang pagsubok ay magsisimula sa ating tahanan. Ayun po ang nakasulat sa Biblia. Kung hindi po tayo nagkakamali ay mababasa natin yan sa aklat ng Mateo. Kung ibabase po natin, mga minamahal na tagapagsubaybay, ang kasagutan sa banal na kasulatan, maliwanag po na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, talatang 36. Ito po yung pagkasabi. Atin pong pakinggan. At ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ayun po. Kaya nga, sa kalagayan po ng ating kaibigan na nagnanais na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay huwag tayong magtataka kung bakit maging ang iyong mahal sa buhay ay sa gabal. Magiging sa gabal. Salamat, Pastor. Magiging sa gabal sa iyong hangarin sa paglilingkod ng ating Panginoong Hesus sapagkat ay nakasulat na. Ayun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit, kung atin pong italaga ang ating buhay, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay nagbigay siya ng pangako sa ating mga minamahal. Gaya po sa ating kaibigan, ano pong pangako yon? Basahin po natin ang Mateo 10, Kapitulo 10, Mateo 10, talatang 20. Ito po yung pagkasabi, Pastor. Sapagkat hindi kayo ang nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang ibig kong sabihin na papagtibayin ng banal na Espiritu ang iyong pananampalataya. Kung dumating man ang mga pagsubok, ang mga problema na hindi kayang lutasin ng ating sarili. Kaya nga, ang tangi po nating pag-asa ay ang ating banal na Espiritu na ipagkalob sa atin
ng ating Amang nasa langit. Ayun po ang kanyang pangako sa mga taong tapat na nagnanais, Pastor, na maglilingkod sa ating Panginoon Jesus. So, maraming salamat, partner, no? Napakaliwanag po yung pagpapaliwanag ni Brother Boy sa atin, mga kaibigan. So, malaking tulong po yan para maintindihan ng ating mga Bible student, no? At sana ay hindi magbago yung kanyang decision na amen, tanggapin ng Panginoon sa kabila ng mga pagsagabal ng kanyang mahal sa buhay. Sana mas mabigat pa yung kanyang pagmamahal sa Panginoon. Amen. So, nandito kami ngayon, guys, sa likod ng church, no? At nakita niyo naman yung background namin, napakaganda at saka medyo maingay, kaya pasensya na kayo, mga kapatid. At asahan niyo marami pa po kaming i-upload na mga videos tulad nito, at marami pa po kayong matutunan sa amin ni Brother Boy. Kaya kung may mga katanungan kayo, mga kapatid, just comment down below at sasagutin po namin yan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and then i-like nyo na rin yung video, mga kaibigan. And then you click the bell button, mga kapatid, para palagi po kayong updated sa mga bagong videos na aming i-upload tungkol po sa banal na salita ng Panginoon.